Everybody get your fucking hands up. Magandang araw mga kaibigan. Welcome ulit sa ating channel, ano, Bombastic Audio Electronics. Okay, sa topic natin ngayon ay tungkol dito sa 301, ano, o AB301 ng concert. So, ito po ay i-upgrade natin, ano. So, yan po yung gagawin natin sa video na ito. Okay mga kaibigan, so napalitan na po natin yung mga dapat palitan, ano, para ma-upgrade natin siya at mataasan po natin yung real voltage, ano. So ano po yung mga pinalitan? Okay, yung 100 ohms po dito sa likod ng transistor, ano. So yung 100 ohms ay sinirisa natin ng isa pang 100 ohms, ano. Bali 200 ohms na to ngayon, okay. So, ganun din po dito sa kabila, ano, mga kaibigan. So, yung dating output ito, so, sa base, nag-series lang tayo ng 10 ohms. Then, yung dating 0.22 ohms, ano, ginawa natin to 20 ohms kabilaan, ano. Okay, so, ganun lang po yung nangyari, ano. So, yun na po, ito na po yung magiging step driver niya, ano. So, driver niya ito, ito yung drive niya. Then, ito, instead na output na, ano, so, ginawa nating step driver pa siya, ano, so, isa pang driver siya. Parang ito na yung pinaka-final drive. Okay? So, dito na po natin ikakabit yung output. Okay, so, tandaan natin, yung stack po nito ay naglalabas lang po ng 13 RMS, ano, 13 volts RMS sa oscilloscope. Okay, so ikakabit na po natin yung output, ano, mga kaibigan. Then, saka natin itataas ngayon yung voltage. Okay, so testing lang muna natin, ano. So, meaning po, mamaya pag isasalpak natin ito, so meaning, yung winding ng transformer nito, so dadagdagan na lang natin, ano. Kasi kung 22 AC pa rin, so hindi po tayo makakakuha ng lakas, ano. So, hindi tayo makadagdag ng power. So, yung lakas talaga na ibabato ni amplifier ay manggagaling talaga sa transformer. Okay, so ikakabit ko muna yung output, ano. Okay mga kaibigan, ano, so ito na yung ano natin, ito na yung nangyari sa ginawa nating upgrade, ano, tungkol dito sa AB301, ano. So ang mga pinalitan natin mga kaibigan, so naglagay lang tayo ng resistor dito, ano, nag-series lang tayo, yan. Then yung 1K dito, so narisan pa rin natin ang isa pang 1K, ano. So, ganun din dito, yung apat na 1K. So, sinirisan lang. Then, yung dating output, ginawa natin step driver pa siya, no?
So ayan, then ito na yung magiging output niya. So naging 2 pairs na siya ngayon per channel, ano. Okay, kung sa dati mga kaibigan ay yung transformer nito ay 22 AC lang, ano, 22022. So natural para makapagpalakas tayo, ano. So dinagdagan natin ng winding yung transformer, ano. So ayan, mayroon na tayong 32 AC at yung dating voltage dito ay 30 BDC lang, ano. So ngayon ilan na tayo? So ngayon ay may 42 BDC na tayo, ano, mga kaibigan. So ang lakas po nito ngayon ay hindi na nagkakalayo sa 5U2, ano, yung lakas at tunog. So kung anong mayroon si 5U2, yun na rin yung tunog nito. So kanina, nung hindi pa natin ito ina-upgrade, naglabas lang ito ng 13 volt AC sa speaker line, ano, or 13 volts RMS, ano. So sukatin natin ngayon, ano, mga kaibigan. Sukatin natin sa tester at the same time sa tester at the same time sa oscilloscope, ano. Okay, so kung kanina nang hindi pa natin sa in-upgrade ay umabot tayo ng 13 volts RMS before clip, ano, bago mag-clip. So yun yung hindi pa natin siya na-upgrade. Okay, so ngayon naman, dahil na-upgrade na natin siya, so susukatin natin kung ilang volts RMS na siya, ano. Okay, so mag-ground tayo ulit. Okay, so dito na lang, ano. So ayan, then na, ano tayo. So, lipat lang tayo ng ground, ano, mga kaibigan. Hanap tayo ng magandang ground. Ayan. So, ayan, may volume na tayo, ano. So, mayroon na tayong lumalabas na 1.39 volts AC. Okay, so, imamonitor natin sa tester natin, ano, dito sa imamonitor natin dito sa digital natin, ano, kung accurate ba or kung ano man, so, ano lang natin may para may comparison tayo, ano. So may lumalabas tayo dito ng 1.43. So dito naman ay 1.2, ano. So hindi magkakalayo, mga kaibigan, ano. Kasi nakalagay dito sa tester natin na true RMS din ito, ano. So may pagkakalapit lang yung ano nila, ano. Sa point lang yung ano nila, distansya, ano. So, okay, so ano natin sa clipping point kung ilan talaga yung power nitong DIY natin, ano. So, ayan. Okay, so siguro mas maganda magpalit tayo ng load, ano. So, ang ipapalit natin ay dummy load na. So, speaker pala kasi yung nilagay ko, ano. So, dummy load na po yung ikakabit natin para hindi rin tayo masyadong maingay, ano. So, dito tayo magkakabit. Then, ikiklip na lang din natin to dito, ano. Then, ito na lang dito. Digital yan. Okay, so, pag-volume ko, mga kaibigan, so, umiilaw na, ano. Habang binu-volume natin, iilaw siya, ano. Kasi yan na yung load natin. Dami load na. Okay, so bubulyuman na natin. Then, kunin natin yung maximum clipping point niya, no? Para makuha natin yung power niya. So, kung kanina ay 13 volts RMS lang ito. Before clip. So, titingnan natin ngayon ilan na. No? Ayun, clip na siya sa 22. Ayan. So, may 20 volts RMS.
Then dito naman sa tester natin, mga kaibigan, ay 19.9. So accurate nga yung ano natin, ano, yung oscilloscope. So ang ano kasi ay may nangaano sa atin na baka daw hindi accurate yung oscilloscope natin. So ayan na yung magpapatunay, ano, mga kaibigan. So 8 ohm, ang ano natin ay 20 volt RMS. Then nakakuha tayo dito ng 19.9. Okay, so siguro mas the best kung gagamitan na lang natin din ang ampere meter, ano, mga kaibigan. Para makuha na rin natin kung ilang ampere, ano. So ikakabit ko lang. So ayan, mga kaibigan, so nalagyan na natin ang nalagyan na natin ang ampere meter, ano. So malalaman na natin kung dapat malalaman na natin ngayon kung accurate yung binabasa ng oscilloscope natin, ano. Kasi may ampere tayo, so alam naman natin na 8 ohms itong ano natin, ano, 8 ohms itong dummy load. So yung ampere, tapos may kung ilang volts yung lalabas dito, ano. At the same time, mayroon pa tayong kung ilang volts lalabas dito, kung ano, so dapat may reference, tatama din tong reference natin, ano, kung accurate ba yung oscilloscope. Okay, so i-ano na natin sa clipping point. Ay, nag-clip na po yan, ano, mga kaibigan. So ayan, may 20, ano. Ayan, 20, ano, mga kaibigan. 20 volts RMS. Ayan, 20 volts RMS. Before clip. So, dito naman. So, 19, ano. So, 1 volt lang yung ano, ano. So, ngayon, yan, mayroon tayong nakuha ditong, meron tayong nakuha ditong at least, ano yan, ano, mga kaibigan, 3 ampere or at, ano, malapit na mag 3, ano, malapit na siya mag 3 ampere. So, ipalagay na lang natin 2.5 or 3 ampere, ano. So, yan, may 20 tayo, ano, 20. Okay, so, try natin. Try natin ngayon i-calculate, ano, mga kaibigan, kung tatama ba yung mga ano natin kanina. So, natandaan nyo naman siguro, ano. So, yung mga given natin kanina, yung given natin kanina ay 20 volts RMS, ano. So, dito na lang. Wala nga paglagyan, ano. So 20 volt RMS, 20 volts RMS, kunin muna natin yung resistance, ano, divide 8 ohms. So ayan nga, mga kaibigan, may 2.5 ampere tayo, ano. So tama yung ano natin kanina, nakuha doon sa ampere meter, ano, 2.5 ampere, sabi ko nga 2.5 or 3. So, tama yung nakuha natin. So, tama din yung 20, ano? 20. So, nagtali sila ng ampere. So, mas accurate itong oscilloscope natin compared dito, ano? Kasi ito 19 volts lang siya, ano? So, almost same na rin, ano? Round up na rin as 20 yun. So, mas accurate ito kasi nakuha niya yung ampere, eh. So, ngayon, kukunin naman natin yung watts na niya, ano? So 20 times 20, ano, divide 8 ohms. So ayan, mga kaibigan, so mayroon na tayong 50 watts, ano. So may 50 watts na tayo sa 8 ohms. So approximate yan sa 4 ohms, mayroon tayong 100 watts per channel. So kung dati ay 13 volts RMS ang lang ito, ano. So dati yung stock design nitong ampli na to ay 13 lang. So 13 times
13 equals divide 8. Wait. 13 times 13 equals divide 8. Yun, may 21 watts lang dati, ano, mga kaibigan. May 21 watts volt RMS or 21 watts ano, RMS. Ano. Yun lang yung dati. So ngayon, dahil nakakuha na tayo ng 20, ang wattage niya na ay 50 watts. Ano. So 20 times 20 divide ay nako, gracias. 20 times 20 divide 8. So ayan, 50 watts RMS na tayo ngayon, ano? So dahil nga nagdagdag na tayo ng voltage at kinalibrate nga na natin yung driver board. So sa sino man, kung sino man sa inyo mayroong AB301 na concert, ano? May ganito kayong ampli, so pwede natin siyang i-upgrade. So ito ngayon ay halos singlakas na rin siya ng 5 uto. Kunting-kunti na lang, ano? So mataas lang yung amperahe ni 5 uto. Kaya kaya mag-deliver yun as almost 60 to 70 watts, ano? Per channel. Ang 5 uto. Ano? So ito, so hindi na nagkakalayo, ano, mga kaibigan. So ayan lang yung upgrade natin, ano. So pwede niya nang i-screenshot yan para makopya rin, ano. Ayan. So ayan yung mga power output natin. So, ayun. So, yun lang po ang isi-share ko about AB301, ano. Okay, so sa mga bro natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga bro para updated kayo sa mga bago nating video, ano. Sa at sa gusto rin magpa-upgrade dyan, at pwede po kayo mag-PM lang sa akin, ano, sa Bombastic, ano, Bombastic Audio Electronics. PM lang kayo para ma-upgrade ko yung mga gusto nyong amplifier or amplifier driver. At mapag-usapan natin kung anong dapat gawin sa unit nyo. Okay, yun lang po at maraming salamat at God bless. So sound check po muna tayo, ano. Okay, so palitan na natin. Huwag na tayong gumamit ng dummy load. So ano na tayo. Speaker na po tayo. Ivan Lucini Remix. This is Team Turbo. This is Team Turbo. Open Ends Audio Mobile.